po sa ating lahat. Kami po'y nagpapasalamat at pabigyan naman po tayo ng pagkakataon upang tayo po'y magpuri sa ating Diyos. Akin po'y naalay ang agitin ito para sa ating Panginoon. Let us invite the Holy Spirit and worship. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Puri ka namin, Panginoon, sila sa pangalanan. Espiritu at katotohanan. Buhat ang makilala ka, Jesus. Sa ating lahat. Narito naman po tayo na mag-aaral ng kanyang salita. Maraming salamat sa mga walang sawa pong nakikinig ng salita ng ating Panginoon at inuukol po natin yung ating pong mga oras at panahon
sa pagpapalago po ng ating spiritual life. At sa pagkakataong ito, bago po tayo po ay mag-umpisa, umpisan po natin ulit sa ating gawain po sa panalangin. Inihiling ko po ang lahat na sumabay po sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa biyaya at kilos mo sa aming lahat. Hayaan mo, Lord God, na patuloy kang kumilo sa aming kalagitnaan, malalayo man kami, O Diyos. Hayaan mo, Lord, na maunawaan po namin ganap ang aming pong tatalakayin sa gabi pong ito. Nawa po, O Diyos, na buksan mo po yung aming pong patuloy na buksan na aming pong mga spiritual senses upang malaya ang banal mong espiritu na kumilo sa aming pong buhay at ano po yung aming mapakinggan. Ito po'y tumimo ng malalim sa aming pong buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng ito ay aming samot dalangin. Amen. Muli po ako'y bumabati ng magandang gabi. Sa ngayon po ang ating pong pag-aaralan, ay hahangin po natin sa aklat ng Psalms chapter 90. Tutukan lang po natin itong verse 12, pero madadaanan po natin yung buong Psalm 90. Ano po? Basahin po natin ang kanyang salita. Ang sabi po dito, sa verse 12, teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Ito pong Psalms po na ito. Ito po ay sinasabi po ng prayer of Moses, the man of God. So, lahat naman po tayo, kilala po natin si Moses na isa sa pinaka masigasig at man of God, no? Sa kanya pong henerasyon, no? Ang sabi po dito, sabi niya, teach us to number our days that we may get as a heart of wisdom. In ESV version, sabi niya, teach us to number our days, no? Kapag sinabing number our days, no? Sinasabi ng iba, parang ano naman yung pag-uusapan natin? Kailangan i-ano natin yung ating pong buhay, no? I-calculate natin kung hanggang saan. Actually po, ito po ang reality ng buhay, amen? So, hindi po pagiging morbid yung pag-usapan po kung saan po talaga tayo pupunta. Katulad nga po nung sinabi rito sa kanyang salita, no? Dito makikita natin na si Moises po, dito po yung pananalangin niya eh. So sabi niya, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Alam naman natin, si Moses is one of the great people of God, no? Sa history. At ito pong Psalm 90, ito lang po yung verse na na-attribute po sa kanya, kay Moises, no? At dito po makikita natin yun dito sa climax ng Psalms na ito, ng awit na ito, na nakita natin na nanalangin yung prayer po, mga prayer po ni Moses, no? We see him praying for wisdom. Sabi nga po, ito po yung interesting po dito na si Moses nag-a-ask, no? Na turuan siya o turuan tayo to number our days. Mga kaibigan, sabi nga po, kapag tayo ay humihingi po ng wisdom sa Lord, ganito rin po yung ginawa ni Moises. Kapag nag-aas siya ng wisdom, nagpipray siya para sa ating Panginoon. Sabi nga, if we would have the wisdom that we long for, we must pray. Katulad po ng ginawa ni Moises during this time. Diba? We need to learn to number our days. Bakit sinabing we need to learn to number our days? Because the length of our days, alam naman natin ay limitado. Ang ating buhay limitado. Katulad po ng sinabi, kung paano niya sinabi dito sa verse 3 to 6, no? Ang sabi po dito, you turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals. For you, 1,000 years are as passing day, as brief as few night hours. Amen? No, makikita po natin dito kung gaano po, kahit silang ang buhay natin, yung length ng ating araw, limitado po. Amen? Dito po, after ni Moises,
nasabihin doon sa mga Israelita o sa mga Hebrew people of a certain age that they would not enter the promised land. Sinulat niya po itong Psalm 90. Ito po yung kanyang pananalangin. No? Sabi niya, teach us to number our days aright that we may gain wisdom. Ang nais ng Panginoon, we must learn to number our days. Amen? Na alam naman natin na ang buhay natin, marami tayong nababalitaan. Nakakasalubong mo lang siya, ma'am. Kakakasalubong mo lang o kabababa mo lang ng telepono. Tapos, mababalitaan mo, wala na. So, ito po yung sinasabi na ang ating buhay daw po ay parang alabok po, o parang alikabok lang. Amen? Na para lang daw po itong sweeping flood na nandyan na pero mamaya-maya wala. Amen? Na para daw tayong mga grass na renewed in the morning and withered by night. Kaya ganun po ka, sabi nga di ba ni Moises sa ibang translation, teach us to realize, no? We have to realize na yung ating buhay, pasamantalang talaga nito sa mundo. Marami na po nagtuturo sa ating mga pastors na ang ating pong buhay, di ba? Yung kanta nga, di ba? I am the flower quickly fading. Para lang daw tayong mga bulaklak na nalalanta. Pero anong sabi ni Moises? Ang sabi dito, Moses wanted his reader to value our days, to value their days. Kailangan po, i-value po natin yung anumang oras, anumang araw na meron tayo. And make our life counts. Amen? Kung paano po nagiging kagamit-gamit ang ating buhay para sa Diyos. Amen? Ganon din po yung... Ganun din po yung prayer ni Solomon. Remember Solomon, di ba? Sa Proverbs 2:5. Ang sabi niya, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Di ba? Nung siya ay nanalangin, nasabi niya, Lord, bigyan ang nais ko ay yung wisdom. Kasi napakahalaga po sa isang tao na tayo po ay mabuhay na may wisdom na galing sa ating Panginoon. That's the only time na magagamit po natin yung ating days in a right manner, in a life that is count. Amen? Life that counts. Ibig sabihin yung buhay natin ay magiging kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? Alam po ninyo, meron po tayong nakita rito na ilang bagay na tungkol po sa kalagayan ng ating buhay dito. Kung paano ang ating buhay ay, sabi nga po, di ba? You sweep people like a dream that disappears. They are like grass that springs up in the morning. In the morning, it blooms and flourishes, but by the evening, it is dry and withered. Di ba? Sa isang iglap, mga kapatid, pwede po tayong mawala dito sa mundo. Pero ano ang nais? Si Moises, ano ang nais niya? Yung pinanalang niya sa ating Panginoon na to teach us to number our days. Mga kapatid, kung ikaw ang tatanungin, kung meron ka na lang isang linggo, isang araw na nalalabi sa mundo, ano ang iyong gagawin? Sabi natin, si Pastora naman, parang napaka-morbid. Alam po niyo, ang pag-aaral tungkol sa buhay, yung reality ng buhay, yung pag-aaral tungkol sa numbers ng ating days dito sa mundo, hindi po morbidity, bagkos ito po ay isang reality ng ating buhay. Na dapat po nating matutunan to number our days para mag-gain tayo ng wisdom kung paano po natin ito gugugulin. Number one, let us anchor our life to God. Amen? Ang sabi po ng Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Kapag ikaw daw po ay may takot sa Diyos, di ba? Ito daw po ay pasimula ng karunungan. Amen? Ang sabi nga po,
Learning to number our day means prayerfully consider the wrath of God. Mababasa po natin yan sa verse 7 to 11. Kung paano po dapat na ma-realize natin na matutunan po natin na we have to number our days prayerfully considering the wrath of God. Ang sabi po dito, di ba? Sa verse 7, we wither beneath your anger. We are overwhelmed by your fury. You spread out our sin before you, our secret sin, and you see them all. We live our lives beneath your wrath, ending your years with a groan. Amen? Sabi nga po, the years of our life are 70 or even 80. Diba ang sabi ng verse 10? 70 years are given to us. Some even live to 80. Mga kapatid, ako ilang taon na ako. Kung ako ay 45, 46 na, maaaring nasa kalagitaan na ako ng aking buhay. Ano yung realization po natin dito? Kailangan po yung buhay na ito ipagamit na natin sa ating Panginoon. Let us anchor our life to God. Amen? Sabi nga, we have to anchor our lives to God. Moses' prayerfulness about God's wrath, we see what it means to fear the Lord. Ibig sabihin, makikita po natin na dapat nandun po yung holy reverence po natin sa ating Diyos sapagkat siya lang po yung may hawak ng buhay. Hindi po natin kayang mabuhay ng 100 taon kung wala ang Panginoon. And in fact, ang buhay ng tao ngayon, kapag sinabi 80, biblical po eh. Sabi po dito, 70 years are given to us, some even live to 80. Imagine ang buhay natin, mga kapatid. Saan natin ito gugugulin? Pero ang sabi nga ng kanyang salita, di ba? Sa Mark 8:36, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Amen? Ibig sabihin, makamtan mo man ang buong yaman dito sa mundo kapag mawawala naman yung kaluluwa mo. Maliwala ang lahat. The reality of life, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon. Nandun po yung takot natin sa Kanya. Nandun yung pag-serve natin sa Kanya. Amen? Learn to number our days means prayerfully considering. Kailangan lagi po natin kinukonsider na mayroong isang Diyos na nakakalam ng lahat ng bagay. Amen? Sabi nga, hindi ibig sabihin na takot tayo dahil takot tayo na sa kasalanan. Ibig sabihin, nandun yung fear of the Lord na nandun yung paggalang sa ating Diyos sa pamamagitan po ng ating buhay. Ginagalang natin siya, ginagalang natin yung buhay na ibinigay niya sa atin. Amen? Sabi nga, this is a deep awe and reverence that make us want to honor Him. Yun po yung fear of the Lord na nasa buhay po natin na inaalala natin lagi ang Panginoon. So yung buhay po natin lagi naka-angkla sa ating Diyos na buhay. Amen? Sabi nga po, yung pagkatakot daw sa Diyos at ang pag-aalaala sa Kanya po, ay doon po tayo magiging wise, no? Sabi nga po ng Proverbs 1:7. Dahil alam natin na dahil may takot tayo sa Panginoon, amen? Alam naman natin ang Diyos ay galit sa kasalanan. Amen? Kaya nga mga kapatid, ikaw nakikinig. Kung alam natin ang Panginoon ay galit sa kasalanan, dapat hindi na po tayo namumuhay sa pagkakasala. Yes, God hates sin and must punish it in order to be righteous, just, and good. Ang nais ng Panginoon na tayo ay maging just at matuwid sa Kanyang harapan. Pero tayong mga anak ng Diyos, di ba? Kapag ikaw ay tumanggap sa ating Diyos na buhay at tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, itong wrath ng ating Diyos ay hindi po niya ibabagsak sa mga taong totoong tumatawag sa Kanya. Amen?
Sabi nga po, but all will receive Jesus Christ as their Savior. Kaya mga kapatid, huwag ka na maghintay ng ilang taon o ilang weeks. Now is the time to receive God. Hindi natin masabi ang buhay. Now is the time to give reverence unto the Lord. Amen? Ang sabi nga po, anchor our lives to God. Hindi na po tayo mabubuhay sa kasalanan dahil alam natin na galit ang Diyos sa kasalanan. Ano po ito mga kasalanan na ito? Alam natin, maraming mga gawa ng laman. Amen? Ang pangangalo niya. Yung walang taros na pagsasaya, na walang kabuluhan, at iba pang mga bagay na nakasuklam-suklam sa Diyos. Sabi nga po, lagi na itatopic repentance. So, kapag tayo ay tumanggap sa Diyos, tumalikod tayo sa ating mga kasalanan, tinanggap natin siya bilang Panginoon, patatawarin niya tayo. At yung galit ng Diyos, hindi ka na po makakasama doon at pagmuli niyang pagbabalik. Amen. Now is the time, mga kapatid, to anchor your life to God. Nakilalanin natin ang ating Diyos na siyang may gawa ng langit at lupa, na siyang may gawa sa iyo. Amen. Kung babasahin po natin itong buong psalm na ito, napakaganda po. Amen. Sabi nga, sabi po ng Psalm 89 verse 47, remember how short my life is, how empty and futile this human existence. No one can live forever. All will die. Lahat tayo mapupunta po sa alabok. Ito po nagsisilbing paalala sa atin itong prayer ni Moses. Amen? Sabi nga po, teach us, O Lord, to number our days so that we may gain a heart of wisdom. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po huwag tayong magsawang makinig ng salita ng Diyos sapagkat dito lagi po tayong pinapaalalahanan to number our days. Amen? To number our days, sabi nga po, wala pong makakatrade sa ating mga kaluluwa anumang marangyang bagay sa mundo. Amen? Sabi nga, we must be born again. Ano ibig sabihin? Tanggapin natin siya bilang Panginoon. Yung pagbabago ng buhay. Even po kay Moises, sa kanyang pananalangin, teach us to number our days. Mga kapatid, saan mo ginugugol ang oras mo? Saan mo ginugugol ang panahon mo? Sa mga bagay na walang kabuluhan sa mundo. Lahat ng bagay dito sa mundo, mawawala. Ang buhay natin, mawawala. Pero ang tanong, saan tayo pupunta kapag tayo ay nawala dito? Saan tayo pupunta kapag namatay tayo? Physically. Dapat naniniwala tayo kapag ikaw ay may wisdom na galing sa Panginoon. Alam na natin yung reality ng buhay. Amen. Reality ng buhay na pagkatapos nitong katawang ito, meron tayong buhay na walang hanggan. Ang mahaang tanong, paano natin gugugulin ang ating buhay dito po sa mundo habang tayo ay naririto? Let us anchor our lives to God. Amen. Ang sabi po ba, to carry that to convey God's love. Ang pangalawa po, kailangan po, second po, breath life into life. Ano ibig sabihin? Yung buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, nandun naman po yung i-breathe mo rin po sa iba. Breathe life into life. That what God wants from us. Amen? Ano ibig sabihin po ng breathe life into life? To take air into the lungs and exhale. Alam po natin, di ba, yung mouth-to-mouth resuscitation?
na topic po, nabanggit po ni Pastor Precious nung huli siyang nag-talk. Resuscitation. That's the, sabi nga po, CPR. Kapag sinabing CPR, actually, nagawang ko po ng topic yung dati, CPR, Christ Power for Restoration. Alam po niyo po, ang una pong magaling mag-CPR ang ating Panginoon. Diba nga, nung tayo ay hiningahan ng Diyos, nagkaroon tayo ng buhay. And second, ang una daw po na naitala sa Biblia, naalala ko lang po yung topic namin nung kami ay nag-BBLS, palibhasa yung nagtuturo po ay Christian. So, in-incorporate po niya yung turo po niya about CPR doon po sa Bible. Amen? Naalala po ba natin si Elias o Eliseo? Yung bata na wala ng buhay, yung anak ng isang balo, kung paano po niya sinipr. Parang ganun din po tayo kung dadaanin po natin sa spiritual. Amen? Kung dadaanin po natin sa spiritual life, ang sabi nga po, we must to breathe our life into life. Ibig sabihin, kailangan po nating makatulong na mag-revive po sa ibang tao na walang buhay. Spiritually. Ganun po magiging kagamit-gamit ang ating buhay. Amen? Mga kapatid, ilang taon na po tayong Kristiyano? Niminsan ba nakapag-share ka na ng Word of God? Niminsan ba nagkaroon po tayo ng compassion sa mga tao na mga zombie? Alam po natin, zombie, buhay pero patay. Alam naman natin, no? Ang sabi nga po, stop, look, and listen to your life. Amen? Sabi nga po, stop, look, and listen to your life. Kailangan po nandun po yung realization po natin sa ating pong, sa buhay po natin. Sabi nga po, sabi nga, learning to number our days. Sapagkat, kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan po ba tayo magiging kagamit-gamit? A life that counts. Di po ba? Sabi nga po, para sa'yo, ano ba yung, what about you? Have you considered the brevity of your life? Kinukonsider niyo po ba yung brevity ng buhay niyo? Amen? Sabi nga po, in Psalm 119 verse 24, your testimonies are my delight. They are my counselors. Your testimonies is my delight. Mga kapatid, we have to breathe our life to the life of others. Tayo po yung gagamitin ng Panginoon. Yun po yung namumuhay sa wisdom ng ating Diyos. Na nagkakaroon na po tayo ng wisdom to share yung buhay na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos mula nung tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen? Breathe life into life. Yun po yung pangalawa. Pangatlo po, conveys God's love. Ano po? Convey God's love. Ibig sabihin ng convey, no? To carry, to transport, to bring. Amen? To bring. Dito po pinapakita ng Diyos yung highest place of value of love. Yung value ng pag-ibig. Mga kapatid, namumuhay ba tayo na may pag-ibig? In the first place, ang sabi ng Mark 12:30, diba? And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your souls, and with all your strength. Amen? The second is this, you shall love your neighbor as you love yourself. There is no commandment greater than this. Mga kapatid, teach us to number our days. Let us share the love of God. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Lalo na po ngayong panahon ngayon kung hanggang kailan darating ang ating Panginoon. Let us share the love of God.
Let us carry, let us transport, let us bring the love of God. Amen. Ang Diyos po, ang nais ng Panginoon, tinitreasure po niya na tayo daw po ay yung mga testimony po natin, napakahalaga sa Panginoon. Yun po yung prayer ni Moses to number our days. Hindi po i-number mo yung buhay mo na, 6 months na lang ako. Hindi po yung ganun eh. To number our days is to live with wisdom. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos ng gawin mo. Amen? Diba? Ang sabi ko, ano daw po yung pinapagawa ng Diyos sa atin? Yun po kasi napakahalaga ng buhay sa Diyos. Yung buhay mo kung gaano kahalaga sa Panginoon, ganun din po kahalaga ang buhay ng ibang tao. Yung mga naghihingalo na. Naghihingalo spiritually. Amen? Convey God's love. I-convey daw po natin yung pag-ibig ng Diyos. I-transport natin sa pamamagitan po ng ating buhay. Kung gaano buti ang Diyos sa buhay natin, let us share the Word of God. Amen? Yun po yung pangatlo, no? Convey God's love habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Diba? Kung ating pong babalikan, we have to anchor our lives to God so that we may gain a heart of wisdom. Na kapag tayo magdidesisyon, siguraduhin po natin na pinagpipray natin sa Panginoon. Kasi ayaw natin masayang even a single moment sa buhay po natin. Ganon din po si Moises, yun po yung panalangin niya. At ganon din po dapat ang panalangin po natin. Lord, turuan mo po ako kung paano po namin igugugol yung aming buhay dito sa mundo. Amen? Sabi nga, number one, anchor our life to God. Kailangan isang buhay na naka-anchor sa Diyos, na naka-angkla na hindi lalayo sa Panginoon. Kaya nga nasabi ni David, di ba? One day in your court is better than 1,000 years doon sa mga wicked na ginugugol niya sa wicked. Amen? Di ba? Mababasa po natin yan sa Psalm 84. Ang sabi dito, a single day in your court is better than 1,000 years or 1,000 anywhere else. Napakaganda po ng sinabi ni David, no? Ang sabi po dito, sa verse 10 pa, I would rather be a gatekeeper in the house of my God. Wow. Amen? Than live the good life in the homes of the wicked. Alam niyo po si David, talaga pong nare-realize niya na ang buhay na isang araw man sa Panginoon, yung presensya ng Diyos, ay daig pa yung 1,000 years na ginugol mo sa mga warang kabararakang bagay. Tama po ba? Diba? Si Haring David, ito po ang sabi niya, di ba? Ganon din po ba tayo mag-isip? Na kapag hindi tayo nakaka-attend ng mga gawain, hindi po tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, nag-grieve na yung ating kaluluwa. Kasi yung ating kaluluwa naglulonging po sa Panginoon. Katulad po ni Haring David. Kaya niya nasabi po ito kapagkat naranasan po niya sa kanyang buhay kung gaano po ka-refreshing sa presensya ng Diyos. Amen? Sabi nga, oh God, look with favor upon the King, our shield. Show favor to the one you have anointed. Ganun yung mga sinasabi ni David. Kasi nandun yung presence ng Lord nasa kanya. Sapagkat ang Diyos ay ang ating sun and our shield. Amen? Katulad po ni Moises, naranasan po niya kung paano yung pagkilos ng ating Panginoon sa mga Israelita nung sila po ay nasa wilderness. Kaya nga, di ba, pagkatapos sabihin ni Lord dun sa mga tao na hindi sila makakarating sa promised land,
Nag-pray si Moises, "Lord, teach us to number our days." Tayo kaya, paano po natin ginugugol yung ating panahon ngayon? Baka mas marami pa po tayong oras sa salibutan kaysa sa presensya ng Diyos. Ang prayer ni Moises, "Teach us to number our days." Ganun din po yung prayer dapat natin ngayon, mga kapatid. Convey God's love. I-transcend po natin yung pag-ibig ng Diyos sa iba. Mamuhay daw tayo na may pagmamahal at compassion sa iba. Kung gaano daw natin minamahal ang Diyos, di ba? Sabi natin kanina, di ba, sa Mark 12:30, "You shall love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. And second, you shall love other or your neighbor as you love yourself." Yan po yung gusto ng o nais ng Panginoon na makita sa atin kung paano po natin magiging kagamit-gamit ang buhay natin. Dapat nandun po yung compassion sa mga kaluluwa. Nandun yung tulong ng pag-revive. Diba? Yung breathe life into life. Kapag nasa iyo ang buhay, ipasa mo yung buhay sa iba. Amen? Nasa iyo si Kristo, yung buhay nasa iyo. Diba? For Jesus is the way, the truth, and the life. So yung buhay nasa iyo eh, dahil tinanggap mo si Jesus. At yung buhay na yan, ang magre-resuscitate naman sa iba. By mouth to mouth, resuscitation. Restoration ng buhay. Amen? Ano pa po yung nakita po natin dito? Kailangan daw po, pang-apat, let us embrace the failed supply. Dapat po, dahil meron na po tayong wisdom, alam na po natin i-accept. No? Sabi nga, failure is meant to teach us the truth. Kung minsan hinahayaan ng Panginoon, minsan mag-fail tayo. Para makita po natin na kung wala ang Diyos, hindi po natin ito magagawa. Diba? Sabi nga po ng Romans 8:28, the scripture says that God works all things for good if we love Him. Kung doon sa mga taong nagmamahal sa Panginoon, kahit nakakaranas po tayo ng pagdapa, kahit nakakaranas po tayo ng kumisa na natatapilok tayo, pero sabi nga po, all things work together for good. Kapag mahal natin ang Panginoon, hindi niya hahayaan na manatili kang failure. Minsan hinahayaan lang, pinapahintulutan lang ng Panginoon. Sabi nga po, ito daw po ay nangangahulugan na nagmamaneuver na ang Diyos sa buhay mo doon sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Amen? Kapag hindi natin kayang gawin, i-acknowledge natin ng Panginoon, siya po ang gagawa. Amen? Diba? Ganon din po yung naging, sabi nga po, I am convinced that sometimes in order for us to really learn certain things, we need to initially fail. Minsan talagang pinapahintulutan ng Diyos na initially nag-fail tayo. Para po, yun po yung part of the process ng God. Para po ma-regain po natin yung truth sa ating po mga kaluluwa. Minsan, kung minsan kasi kapag lagi tayong successful, kung minsan hindi natin nag-glorify yung Diyos sa buhay natin. So, pinapahintulutan minsan ng Lord na tayo po ay magkaroon ng mga failure sa buhay para po, lalo po tayong maging magkaroon ng wisdom na binibigay ng Panginoon na tayo po ay lalakad even though na tayo po ay marami pong mga rough road na tayong dadaanan. But still, na ini-embrace po natin yung fails of life. Sa buhay natin, hindi lahat, di ba, successful. May mga panahon na nagkaroon tayo ng failure. Di po ba? Huwag lang po tayong matakot na
Patuloy tayong magpuri sa Panginoon, patuloy tayong lumakad sa kalooban ng Diyos, na kahit ano pa man ang mangyari, yung buhay na ito, gagamitin ng Diyos. Amen? No matter what. Sabi nga po in 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. And the fear has to do with punishment. And whoever fears has not been perfect in love. So, huwag tayong matakot magmahal, mga kapatid. Huwag tayong matakot magmahal na kahit yung ating kapitbahay, alam natin na hindi tayo minamahal. Amen? Ang sabi nga po, kailangan po natin tanggapin o embrace lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Huwag lang po tayo mawala sa focus na tayo po ay yung ating buhay magiging kagamit-gamit sa Panginoon. We numbered our life. Amen? Sabi nga po, di ba, your days are numbered, so numbered your days. Ano ibig sabihin? Kailangan po lagi po tayong manalangin sa Panginoon na, Lord, turuan mo po ako sa paglakad ko sa pang-araw-araw kong buhay while we are still in here in this earth, mga kapatid. We need God every day, every second of our life. Amen? Sabi nga po, time is limited. At yung time ay yung resources ng oras na uubos. Amen? If you are going to make your time counts, you must treat our lives with care. Hindi po tayo magiging padalos-dalos ng desisyon. Hindi po tayo padalos-dalos ng ating pong gagawin. Let us ask God, Lord, teach us to number our days so that we may gain heart of wisdom. Diba, napakasarap po, diba? Kasi alam po ninyo, mga kapatid, yung mga time na nawala na, hindi na po natin kayang ibalik. Hindi pwede natin sabihin, sana ginawa ko na yun habang malakas pa ako. Diba? There's a time for everything eh. Amen? Alam naman natin ang buhay, reality ng buhay. There's a time for everything. Diba? A time to born, a time to die, a time to love. Diba? Pero ito ang nais ng Panginoon, na anumang season ng buhay mo, kailangan yung buhay na kinakount ng Diyos. A life that is count, that count. Naituro na po yan ni Pastor Ferdy, di ba? Na do your best. Yung bang nagmamatter ang buhay mo, kahit saan ka magpunta. Amen? Sabi nga, Bible teaches us to view our life as brief and quickly passing. Diba? Sabi ni Haring David, Psalm 39 verse 4, Lord, remind me how brief my time on earth will be remind me that my days are numbered, how fleeting my life is. Mga kapatid, may eksilang ang buhay. Life is short. Ang buhay ay maiksi lang. Huwag na natin sayangin ang buhay na ito. Amen? Ang sabi nga po, knowing our life is limited will help us making wise decision concerning the time we have left. Kapag ikaw po alam mo na limitado ang buhay mo, di ba? Saan mo pagugugulin ito? Kundi po dun sa mga bagay na kaaya-aya sa Panginoon. Mga kapatid, sabi nga po, kailangan maging kagamit tapit tayo sa Panginoon. Teach us to number our days, O God. Yun po yung ating panalangin ngayon, na maging na tayo po ay maging kagamit-gamit sa Diyos. Na hindi po natin nanaisin na tayo po ay maging walang kabuluhan. Kaya nga si Moses, yun po yung panalangin niya. Lord, teach us to number our days
Kaya nga mga kapatid, itong pag-aaral po natin gabi-gabi, hindi po masasayang ito. Nakakount po yan sa Panginoon. Amen? Nakikita ka ng Diyos kung gaano ka naghahangad na matuto ng kanyang salita. Ikaw naman mga kapatid, wag mo yung mga nakikinig sa kanilang tahanan na hindi pa po tinatanggap ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang buhay ay maiksi lamang. Ha? Misan lang tayo dadaan dito sa mundo. Kaya gawin na natin po yung mabuti. At ano po yung mabuti? I-anchor po natin ang ating buhay sa Diyos. Amen? Let us give life. Amen? Let us breathe life unto life. Let us convey love for one another. Sabi nga po, magmahalan, magmahal. Huwag tayong magtakot magmahal. Na kahit pa sabihin nila na, ay, ginagawa na siyang katatawanan, nagmamahal pa rin. Basta para sa Diyos, magmamahal. Ang pagmamahal po, maraming kahulugan, pero isa lang kahulugan ng Panginoon. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kapag nasa iyo ang Panginoon, matututo po tayo magmahal. Amen? At second po, di ba? Na let us transport love. Huwag mong hayaan na masayang yung buhay mo na sa pamamagitan ng pagmumukmuk. Di po ba? Kapag sinabing pagmamahal, sasayangin mo ba yung buhay mo na ilang taon ka nang hindi nagpapatawad? Na ang puso mo punong-puno ng galit, hinanakit, sama ng loob? Paano kung mamayang gabi? Diba? Hindi natin masabi ang buhay eh. Diba? Yun po yung pinananalangin natin sa Diyos na turuan tayo, na tayo ay mamuhay. To number our days. Para maging po natin yung wisdom na galing sa Panginoon. Huwag natin sayangin ang ating buhay sa mga bagay na walang kabuluhan. Maaring sa mundo may kabuluhan pero sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, malalaman po natin ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Kaya nga diba, If you want wisdom, you pray. Manalangin. Ganun po yung ginawa ni Moises eh. Kung gusto mo ng wisdom, let us pray to the Lord to teach us to number our days. Ang tanong, mga kapatid, kung mamatay ka ngayon, saan ang punta mo? Yung kaluluwa mo, saan pupunta? Ikaw ang makakasagot. Pero alam mo, mga kapatid, ikaw na hindi pa nakakatanggap sa Diyos. Ngayon pa lang, kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, bilang Panginoon, nagsisi sa kanyang mga kasalanan at bumalik sa Panginoon, magiging kagamit-gamit ang buhay mo para sa Diyos. Huwag natin sayangin na ang buhay natin, lumalakad tayo palayo sa Diyos. Lumakad po tayo. Na may kabalala, lumakad po tayo sa katotohanan na ang buhay. Diba, sabi ni Kuya Kim, ang buhay weather-weather lang. Tama po yun sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Pero ang buhay ay masarap kapag ikaw ay na kay Kristo. Kapag ikaw ay tumanggap kay Jesus, meron ka ng buhay na walang hanggan. Amen? At pauunawaan mo, magkakaroon na po tayo ng wisdom kung paano po natin gugugulin ang buhay natin dito sa mundo. A life that counts. Our life is limited. Amen? Sabi nga po, as for our conclusion, our life is limited. So, kailangan po, i-number daw po natin yung ating oras at panahon. Let us share the word. Let us share the love. Let us breathe life into the life. And let us anchor our life to God. Amen.
Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Nawa po tayo po ay natuto na kung paano po natin gugugulin ang buhay natin dito sa mundo. Yung buhay na ganap at kasiyasiya, dito pa lang matatagpuan na po natin kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Not necessarily material, mga kapatid. Hindi ka ba nagtataka? Yung kapitbahay mo, Kristiyano, kahit nagdidildil ng asin, kahit na ang ulam niya ay tuyo, masaya pa rin yan sa hapagkainan. Nagkakagulo na ang mga tao sa labas dahil sa pandemic, pero ang taong may totoong Diyos, hindi po natatakot sapagkat alam natin na ang Diyos ang ating pong kasama. Kaya mga kapatid, ang nais ng Panginoon to number our days so that we may gain a heart of wisdom. Kung nais mo ng kapayapaan, kung nais mo ng wisdom, let us ask God. Let us pray. Panginoon, patuloy ka namin pupurihin. Salamat, Panginoon, na pinaunawa mo po sa amin yung brevity of life, O God. Na dito pa lang sa mundo, pahalagahan po namin ang buhay po namin na binigay mo. Na ito po ay maging kagamit-gamit. Na ito po ay mai-anchor po namin sa iyo. Na ito po ay magamit mo na magbigay buhay din naman po sa mga taong naghihingalo dito sa mundo. Spiritually, O God. Lord, we learn, Lord God, sa iyong salita na kami po ay dapat magkaroon ng takot sa iyo, to give you honor, to give you the highest praise sa buhay po namin, na ikaw po yung maging mauna sa buhay po namin, higit sa lahat ng bagay. Panginoon, tunay nga po, Lord God, na kami po ay patuloy, nasasamba sa iyo, at patuloy mong gamitin ang buhay na ito. Thank you, Lord, at sa pagkakataong ito, Lord, sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po muli. Muli po, binabati ko po kayong lahat. Kayo po mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. Ang lahat po na mga may kaarawan itong July. Happy birthday po kay Brother Joy sa July 18. Kay Altea, July 26. Salamat sa Panginoon sa kanila pong mga buhay at sa lahat ng aming mga kapatiran na mag-birthday itong July. Happy birthday po sa inyong lahat. Nawa po itong birthday na ito, mag-start na po tayo mag-number ng ating habang nadadagdagan yung ating taon dito sa mundo, nadadagdagan din po yung ating pinaglilingkod sa Diyos. Maraming salamat po. Tunay nga po ng Diyos ay buhay. Ito po si Pastor Remy Payas. Bumabati sa inyong muli. Magandang gabi. God bless us all.